Yan. Always stop. Ito ang wala sa Pilipinas, kaya palaging may disgrasya. Lalo sa intersection ng sa Pilipinas. Kasi walang ganito. Intersection na ganito yung pa-ikis, pa-cross. Kasi wala eh, dapat ito all stop. Pag sinabing all stop, stop ka muna dyan, oh, sa bago magputi. Tignan nyo yan, oh. Yan, mag-i-stop siya, maglalaylo siya. Kasi nga, baka may ano, tatawid o ano. Yan, oh. Kahit walang kasalubong dito, mag-i-stop sila. Yan. Ang ganda, di ba? Ito sana ang ano, sa Pilipinas. Wala sana akong planong mag-vlog ngayon. Kaso nakikita ko tong all-way stop dito sa Canada. Ayan o, para malaman ng mga ibang driver sa Pilipinas. Ayan o, stop sign yan. Ayan o, mag-i-stop yan. Lalo pag dadan ako dito, sigurado mag-i-stop sila. Yeah. I-try natin dito, ah. Tapos dadan ako dyan sa pedestrian. Mag-i-stop sila. Ayan o. Andan na ako. Mag-i-stop sila. Ayan. Mag-i-stop sila. Kasi ang priority nila is yung tao, safety ng tao. Ayan o, ganun, nag-i-stop sila. So actually nag-i-jogging ako at naisipan kong i-vlog lang tong all-way stop or four-way stop in Canada. Meron din pedestrian dito na ano yun, eh, pagdadaan ka sa road na pindutin mo lang, mag-i-stop na yung sasakyan. Hindi ko alam kasi pansin ko sa Pilipinas may pedestrian pero wala namang stoplight, kaya tuloy-tuloy yung dumadaan na sasakyan. Pag nakakita ko ng ganun, i-try kong videohan at para malaman nyo rin. So ayun po, no, karagdagan dito sa traffic rules ng Canada. Kung nakikita nyo yan, pedestrian. Tapos yan, pedestrian. Yan. Pag pinindot mo to, yan. Pag pipindutan mo to, is mag-iilaw siya. Tignan natin, ha. Natin. Yan. Diba, nag-ilaw siya. Shit. Yan, o. Yan siya. So, pwede na tayong mag-ano. Yan siya, o. Mag-stop sila. Kaya yung mga sa Pilipinas kasi, dapat ganito. Kaya, ano, kapag nakatawid na, saka, pupunta sila. Ayan. Ulitin natin, ah. Ayan. Ayan, ah. Hindi umiilaw. Ayan, pag pinutin mo ito, ayan, umiilaw na siya. Ayan, oh. Ayan. Pwede ka lang tumawid. Ayan. Ayan, oh. Hmm. Kaya, kung dadaan ka ng pedestrian lane, is napaka-safety. Sana meron sa Pilipinas ang ganito someday. Or di ko alam kung meron na sa Pilipinas ng ganyan. So ayun po. Salamat. At sana hindi kayo magsawa sa video ko. Salamat. Thank you. Bye bye. Okay. Tuloy muna ako sa pagjajaging. Diyan, oh. Diyan ako nagjajaging.
sidewalk. Pero mas maganda kasi walang katao-tao. Yan o. Stop sign. May route pa ng bicycle. Ayan. Okay. Start na jogging ulit. Okay. Jogging muna ko. Bye-bye. Nakapagod. Ito. Nakarating na ako sa simbahan kung saan ako nagsisimba tuwing Linggo. Share ko lang sa inyo. Ito sa St. Eugene. Share ko lang sa inyo kung saan ako nagsisimba tuwing Linggo. Actually, minsan din naman dito, minsan sa ibang simbahan. Exercise lang para healthy palagi, lalo sa trabaho dito sa Canada. Dito yung simbahan. Maliit lang siya pero maganda sa loob yan. Maliit lang tignan. Okay, mamaya ulit. O, anong may vlog. Mamaya na. Bye. Ito namang stop na to, walang always stop. Meaning, itong street na ito, sila lang ang mag-i-stop. Pero yung dyan, sa kabila, diretso lang. Yan o, diretso lang yung isa kasi wala silang stop sign doon. Unless ito, itong road na ito, yan, papunta doon, is dapat mag-stop dito sa intersection. Okay, clear tayo doon. At saka ano, may maximum speed limit lahat ng kalye dito, lahat ng road. Yan o, marang yan, 40 lang. Diba? Yan o, 40. Yan. So, ayun po, no. At inside the street in Toronto. Okay. Bye-bye. Yan. Yan, dire-diretso lang to. Hanggang doon. Di ba? Clear na clear. Jogging. Yan, tatakbuhin ko yan. Ayan o. Walang katao-tao. Sarap mag-jogging. Kaya binaba ko tong mask ko. Ito, pwede kong tanggalin kasi wala namang hangin. Para makahinga ng maayos. Okay. Bye-bye. Karagdagan pala doon sa sinabi kong always stop. Medyo kulang yung explanation ko. Always stop meaning, kung sinong unang aapag doon, yan ako sa inyo. Kung sinong una na makakistop dyan, bago sa puti na yan, puti na doon, puti dito, siya yung aalis. Pero pag wala namang kasabay na nag-stop, parang ito, yan, nag-stop siya slowly, wala naman siya, pwede siyang ano. Pero kung may police, siyempre, ticket. Ang tawag doon is rolling stop. Yan. Yun ang karagdagan ko doon sa aking sinabi kanina. Parang ito, kahit andun siya sa kabila, kung dadan ako dito, i-stop siya doon bago siya lalarga. Hintayin niya akong makapunta sa gilid, saka siya lalarga. Yun ang kagandahan dito. Priority nila talaga ang tao. Yung safety ng tao. Okay. Ito, parang dadan ako ulit dito. I-stop siya. I-stop sila. Magkabilaan yun na nag-stop. Pero kung may lukulukong driver, sinagasaan ka. Shit! Wow! Alright! Kung di kiplay, patay ka. Oh no! Dami rin lukulukong driver dito.
Ay, mga iba nahi-hit and run. Pero mostly mga nagi-hit and run. Mga walang insurance. So, yun. Dito na tayo sa park. Kakatapos na nag-jogging sa sidewalk. Sa mga bago lang sa channel ko, don't forget to like, share, comment, and subscribe para ma-update ka sa mga video ko, kung anumang mga video na i-upload ko dito sa Canada. Kasi maraming maganda dito sa Canada, kaso hindi pa ako nakakapag travel kasi nga dahil sa pandemic na to. Oh no! So ngayon, pagkatapos ng jogging sa sidewalk mga 5 kilometers, sit up, push up, jumping jack, yun. Yun ang ginagawa ko tuwing my time. Okay, let's go. Jumping jack. Tapos sunod natin is sit up, pero hindi dito kasi medyo basa pa yung lupa. So ayun, pauwi na tayo. At tapos nito, pahinga, ligo, tapos tulog. Sarap ano.
Okay, bye-bye.